Usapin natin si Sultan Jamalul Kiram III. Nasa linya natin. Sultan Kiram, magandang umaga po. Magandang umaga po naman. Opo, ano na po ang update po na inyong nakuha mula po doon sa Sabah? Ano na po nangyayari doon? Yung hakaka lang sa akin ako, ang katotohanan is among probably my nephew. Nag-contact na noon yung ano. Nawala naman balita sa akin. So hindi pa ho kumpirmado sa inyong impormasyon na nakukuha, yung bakbakan po. Tapos na yan. Wala lang paputok, wala lang ano eh. May balita ba kayo, Sultan, kung meron po mga nasaktan sa inyong grupo? Wala naman. Ah, wala? Wala pa, wala. Ah, wala. Sino po nakakausap niyo ron, Sultan? Ha? Sino po nakakausap ninyong tao doon po sa Sabah? Oh, marami. Yung mga kakausap namin, hindi lang silang doon sa Lahad Datu. Uh-huh. Hanggang doon sa Sultan Jamalul. Hanggang sa buong sa Udat, sa ano lahat ng bayan ng ano, bayan ng Sabah. So sa ngayon na Sultan, tumigil na po yung bakbakan. Tumigil na, wala na. Aha. Ano na po mga inaasahang mangyayari sa mga darating na oras? Nag-uusap na po ba yung gobyerno ng Malaysia at ang inyong grupo? Wala pa. Ah, wala pa. Pero wala pa. Dati meron nag-uusap sila. Oo, pinuntahan sila roon. Sabi ng kapatid ko, "Let us take it from him." Yung ano, mga espesyal pumunta sa kanya. Oo. Nag-usap sila na yan. Pagkatapos, ganito nangyari. Uh-huh. May parang sniper gano'n na. Nagbakbakan na sila. Paano rin? Hindi pa lang pinag-uusapan nila. Hindi pa sinabi sa akin ng kapatid ko. Uh-huh. Paano rin po nagsimula yung bakbakan? Sultan? Nagsimula mga 10 o'clock yun, no? 10 quarter. Okay. Mga tayo ko. Kasi, alam mo, pumapasok sila roon, nagkukuro lang mga kwan, mga sundalo. Mm-hmm. Tapos? Ayoko na, hindi ko na alam kung ano. Siguro nakita sila ng ano, taga amin. Yung mga sa sultanate ng ano. Aha. Yun, ano nangyari. Mm-hmm. Ano pong... Tapos na. Ano po nangyari, Sultan, doon sa negotiation po na nagaganap para po sa extension sana, di ba? Nitong kanilang ultimatum. No, whatever negotiation. Yung sinasabing extension daw po ng deadline para sa paglikas po daw ng inyong grupo doon sa lugar. Yun ang deadline na yan talaga nga lang. Sino maniwala kami ang nagbibigay ng deadline, hindi Malaysia. Sino po nagbibigay? Dito sa atin, siguro, mga kayo nagbibigay dito sa atin. Sorry for saying that. Nagbibigay ng Pilipino, kaya natin. So, ang gobyerno ho ng Pilipinas ang nagde-deadline? Yun na. Pero wala namang deadline doon. Sino, sabi sa akin ng Malaysian government, hindi naman sila nagbibigay ng deadline. Okay. So, magtatagal pa ho kayo ron hanggat kaya po? Hanggat sa kaya namin. Hanggang buhay pa. Oo. Walang kausong tumatakbo. Mm-hmm. Oo. Kahit na magkapatayan, yeah. Na Sultan. Oo, magkapatayan because this is, maganda ito. Kauso ba, no? You will be your own claim. The whole country. Pagkatapos, hindi ka papasukin, paalisin ka. Ay, hirap. Ano po ang standing order po ninyo doon sa inyong mga tauhan sa Sabah? Wala, hindi yan lang. Standing order ko lang, sinabihan ko lang. Sige din lang kayo kung ano man. Pag hindi na kayo pinaputukan, huwag na kayo magpaputok. Basta hindi po sila aalis doon sa lugar. At saka, hindi kita din. Oo. Sa ngayon ba, Sultan, kinakausap na ho kayo ng gobyerno ng Pilipinas? Kamusta na ho yung pag-uusap kung meron? Uh,
gobyerno ng Pilipinas, wala. Ah, wala pa rin. Wala akong kumakausap. Wala pa rin. Kahit na ano na po, kahit na ilang araw na po itong pinag-uusapan sa media, no? 'Di ba? Parang sinasabi nga na dapat magkaroon na ng pag-uusap para kahit papaano maibsan yung tensyon. Wala pa rin ho nakikipag-usap sa inyo. Wala pa. Ang tagal na nakita mo naman. Now is not that we are not open. My door is open for negotiation. Oh. What more if it is among us, the Filipino? Pero wala. Pero kung sakali... Sige po. Pero lang binibali lang kami, wala. Instead of magkakampi sa amin, si Pilipino, kakampi sila doon sa iba, sa Malaysia. Kaya lang hindi ko alam. Mayroon silang tinatago siguro. Kung sakaling kakausapin po kayo, Sultan, at makikiusap po na paalisin muna yung tropa doon po sa Sabah, gagawin niyo po habang nag-uusap? Hindi ko magawa yun kasi tapos nang pinag-uusapan na yung magkapatid. They have to stay put whatever may happen. Kaya pag sinabi nila na huli na ano na gano'n, ay hindi na kumaniwala. Mahuli nila kung patay na. Si pagkwente sila pag sila nakapatay. Pero sa paniwala ko, ako mahirap patayin. Mahirap patayin ang more than 300 people sa Widerang. Sanay ako sa mga ganun. Pag ganun kalaki, doon sa amin, pagalong, mahirap patayin. Kamusta na po si ano? Mahirap po po si Sultan? Yes. Kamusta na po si Rajamuda Kiram? Nakausap niyo na po? Wala pa ang balita sa akin. Ah, wala pa. Oo. Pero ang malinaw, ayun nga no, ang malinaw wala naman hong nasaktan o namatay sa inyo pong panig. Wala. Ayun. At saka hindi lang pagputukan. Wala na. Oo. Pag ganyan po ba sa tingin niyo Sultan, wala na ho. Tapos na yung gulo. So for the moment, Sultan. Wala po ba kayo nakakausap mula sa panig po ng Malaysia? Wala pa panig ng Malaysia. Meron po ba kayong mensahe, Sultan, sa gobyerno ho ng Pilipinas? Mayroon. Ano po yun? Sige ho, go ahead. Kaya sinabi ko sa kanila that my door of this hotel is open for negotiation. Open ako, ganun. Pero kahit na sabi ako ng ganun, wala naman. Oo. Binabali lang, wala. Eh ngayon, nahihiya na nga ako. Nahihiya na nga ako magsabi ka na kanya kung ano man kanya gusto mo. Papunta kay Presidente, hindi ako kakapupunta roon. Kasi hindi ako niimbita.